tayo'y nagbabalik and meron na tayong draw! Yes! Yan na nga. Pero before we continue, this is the official Filipino broadcast of TI10 and we would like to thank Globe at Home for being our official broadcast partner for TI10. Malayong mararating ng gaming needs mo with Globe at Home prepaid Wi-Fi. Just load HomeSurf 199 para may 30 gig data ka na valid for 7 days. Hashtag malayo ang mararating. Girls, sa wakas! Lion. Sa wakas! Sa wakas! Sa wakas. Pero, may drop na tayo, Kuya Nick. Ang bilis din nilang nagpipick. Planado na eh, no? Meron na nga. Eh, baka mamaya umabot ang alas 5 si Pilates Magkas eh. Alas series eh, di ba? Pero I offer a speak, KJ. Anong, hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Anong meta ba ngayon? Tingin ko goods to goods yung IO. Kasi magandang partner sa kanya would be Tiny. Tiny, Gyrocopter medyo pinahinaan yung kanyang flak cannon kasi sobrang bilis niya. Pero then again, kasi ngayon yung flak cannon, pinamahal yung mana. Yes. But then again, but pag nandyan yung IO, nandun yung sustain eh. So, goods na goods yung IO and Gyrocopter na combination. Pero, pag walang IO, medyo mahirap. Kasi yes, sobrang laki ng changes ng kanyang flak cannon. In terms of mana, alam mo na, Aji, medyo kukulangin ka talaga. And I think we can expect na laging first ban based laging Tiny rito given yung Silver Edge yes. power niya, di ba? Ang nag-benefit heavily ng Silver Edge Tiny talaga the burst, di ba? Pero Diane, again, para sa mga kakanod lang dyan, ano ang ini-aim mo if you are one of the teams na nagkaro sa group stage nito? Siyempre, pinakagusto na rin naman natin is yung 2-0 na pagkapanalo. But still, yung 1-1 na resulta is decent. But ang pinakaiiwasan ng mga teams is yung 0-2. Ang target kasi nila rito is the upper bracket. Tama. Paano man makukuha yung upper bracket para Siyempre, sa mga teams? Kailangan nila makalikom dito ng enough points and maangasan nila dito or maungusan nila dito yung mga ibang teams sa kasama nila sa group. Ang kailangan din nilang iwasan, siyempre, is at least yung lower bottom or at least malaglag dito sa kanilang group. And syempre, aim yung top 4. And ninth place is going to be eliminated. Mm-hmm. And then 5th to 8th will be lower bracket, best of 1 sa playoffs. And then 1 to 4th will be our upper bracket teams. Yung kabila naman, Elder Titan. Lumabas dito for Invictus Gaming. Is this a position 5 Titan, 4 or 3? KJ. Possible na position na 5 to Kuya Nick. Kasi malakas din talaga yung Lion. Kahit sabihin natin yung win rate niya hindi masyadong mataas sa sabihin natin sa this month. Recently. Recently. Pero then again, yung kanyang mga disabled na pwedeng ma-provide. At saka kailangan yung Lion kasi meron ka agad, sabihin natin, blink dagger, mga yes. necessary items na ability items. Pwedeng mag-initiate ng team fight aside from the offlane itself. And tandaan natin, kakalayon yan, Dayan, di ba? Ang one of the MVPs nung Singapore Major, di ba? So, hindi rin naman biro yan. Pero para sa mga kaibigan natin, if you have the time, eto na, nagsimula na. Hindi na po masasayang ang inyong pag-share sa mga nanonood po dyan, okay? Let your friends know na eto na, simula na, or share our Facebook stream. Malaking tulong po yan sa ating pages, okay? Lina, mid lane for Invictus Gaming. Imo, Lina? Kuya Nick, tingin ko confident din ako dito. Nakikita ko ini-spam to ni Imo sa pubs eh. And meron rin naman siyang 4 games, kung di ako nagkakamali, 4 wins din yun for Imo recently in the last 8 days. Without Doom, without Invoker dito, Storm Spirit, Razor, Batrider, ano yung mga possible mid-heroes for Carl, KJ, tingin mo, na available pa? TA? Katapat yung Lina, possible Queen of Pain, yun. Any range hero Tama. Na... kayang tumapat sa Kyop, siguro Windranger, pero kasi kung TA and the Windranger medyo magiging greedy sila knowing that there's Gyrocopter already as position 1. So tingin ko yung mga malilikot na hero na pwedeng gumawa ng space and then relocate na lang si IO the together playmaker. With Gyrocopter onto the team fight. So eto nga pala, bago tayo magtuloy, eh syempre, eto muna yung ating head-to-head for this match. Siyempre, powered by Multivitamins Enervon Active. It's between Kuku and JT, our two superb offlaners for Southeast Asia. As you can see there, yung common heroes nila, there's Centaur,
Pero for Kuku, there's Batrider and syempre yung kanyang Brizzle pa. Ay, yung Beastmaster. Yeah. Yung on the other side naman, yung nakakainis na Legion Commander na merong shard na auto-debuff with BKB, di ba? And, parang hindi ko yata gusto yung KDA ni, ano, ni Kuku, ah. 3.22, ha? Hindi ba sinyalis yan? Relax lang kayo, relax lang, ha? Pero that your day with Enervon Actives Multivitamin Pack with benefits such as immunity, energy, and mental focus. Hashtag Enervon Active. So, Dragonite mid for Carlo Santino. The original Pinoy mid laner. Nako. Pinoy hero. TK talaga yung gitna, mga kaibigan. Yung ginawa rito, pangontra doon sa Lina. Can be range, can be melee, di ba? So, somewhat tama rin tayo. Yes. Think okay itong DK din na pick, Kuya Nick, dito for the side of T1. Kasi isa din sa mga iniisip ko na pwedeng kunin ni Carl is Leshrac eh. Kumbaga kahit anong hero na mabilis pumush, kasi noon yung Lina na magiging katapan niya sa mid na magro-rotate eh, every time available yung kanyang ulti. Or at least meron na siyang pang-set. So maganda yung itatapat talaga dito sa Lina is yung hero na kayang mag-take damage sa may enemy tower in order na mas makapag-provide kayo ng pressure early on. And which is, mapaprovide yun ng DK. Morphling naman yung carry ng Invictus Gaming. Ano masasabi mo rito, KJ, sa Morphling Fig na ito ng IG? Isa din kasi ito sa signature hero ni Flyfly eh. Isa sa paborito niyang gamitin. And tingin ko kasi kung makikita mo yung heroes ng T1, wala masyado silang pang-lockdown. That is why Morphling is a good hero dito sa game na to. Siguro offlane, tingin ko for T1 is gonna be Night Stalker, maganda. Para sa supports, I mean overall, maganda si Night Stalker, pati sa meta natin ngayon. Available pa. Yes, maganda yung talent tree niya with all those plus durations ng kanyang ultimate. And let's see. Pero speaking of signature hero, Sephir Clockwork, sobrang tagal na niyan. Southeast Asia pa lang, napapanood na natin yan, di ba? Ano pa lang team niya nun? Tigers pa lang ba siya nun? Or napapanood na natin to eh. So, parang same with Kaka Lion. So, comfort hero niya na yan. Pero, ang problem is composition-wise. Wala nga pan-lockdown dun sa Morphling. In short, Palos. Diba? So, shoutout nga pala kaya Palos. Last pick, offlane. Who are we looking at here? Night Stalker? Sino pa? Beastmaster? Wala na Beastmaster din actually. Oo, binan out na yung Beastmaster. Siguro Sand King would be nice. Ano pa ba for... Yes, for Invictus Gaming pa. Din kasi kailangan din nila ng offlane eh. Tidehunter! Oo. Tidehunter! Lycan ang last ba. Pero pwede pa, di ba? For IG kasi, ang nakikita ko ini-spam recently ni JT dito is Nature's Prophet offlane eh. Pero... Iba, balik na yata. Sinong ano na rin? Sinong frontline nila ron? If ever yun nga lang. Oo, ang iniisip ko din, Kuya Nick. Sinong frontline nila ron? We'll medyo kukulangin sila. While on the other side, meron ka ng Clockwork DK dyan. So, kung mag-Nature's Prophet ka or whatever, parang ikuho, pwedeng-pwede. Oh. Diba? And yun can be a natural malevolence na hero yun. Yes, pwede. Possible. Carrier, diba? So, eto. Fifth ban. I mean, na sixth ban. Hirap din kasi mag-isip ng hero for T1 kasi nabanggit nga ni KJ, kailangan mo ng hero dito na kukontrol dun sa may Morphling. Yes. Pwede pa nga Morphling yung DK eh. Tama. Pero mas maganda din siya i-meet up against Lina. Kasi sobrang limited lang din ng heroes na pwede mong itapat kay Lina. Kasi sobrang strong laner talaga ng Lina sa meet. Nakikita natin ng Annie Major na offlane from the Chinese team are Vengeful Spirit ni Fate Bian, di ba? Yes. So can lockdown din yun. Kahit may BKB, actually, can pierce through BKB yun. Ayun ang nagagawa ng Dawn of War actually. So, biro lang, biro. Pero, ayun yung mga nililook out natin. Nature's Prophet, Tidehunter. Ayan na, Night Stalker. Inagaw. Inagaw yung Night Stalker, guys. Ayun, Otto, Tidehunter yung pamila. Wala po tayong spoiler dito, guys, ha. Relax lang po. So, limited na lang kasi offlane, eh. Di ba na mahihirapan, eh. Pero, with that being said, nakita na natin ngayon yung draft for game number one. Prediction time. So, KJ. Ako na. Ikaw, sino bang... T1. Walang duda. T1. Night Stalker na pick eh. Dayan. Ay! Oh, IG. Same ako. Hindi. May mag-IG sa akin. Nakarinig ko kanina sa live niya. T1 ako. Ang ganda ng sino Night Stalker na... hindi ko ba alam. Mamaya tanongin na lang natin. IG! IG!
Game 1, IG. Let's do this, JT. So, guys, yan po yung prediction natin. Pero before we go to our game, meron tayong quick promotion dito. Yung ating Lupon voucher seller. Get a chance to win your own gaming chair, merch, peripherals, and gaming laptop. PM nyo lang yung ating Lupon voucher seller page for more information. So, eto na. Tatalo na tayo. Ang ating unang casters all the way from dyan sa kabila. Yeah. Our friends on the other side. Alo and Shola. Alo, Shola. Hello, nandyan ba kayo? Hello, Kuya Ni. Uy, napakaganda naman. Grabe, ang pogi naman yan. Kung kami ay nasa light side, kayo ay nasa dark side. Eh, syempre. Syempre naman. Kita nyo yung aming suot? The Armory lang naman. Visit nyo na sa kanyang Facebook page. Promote ka agad. Wow! Baka madagdagan kasi yung merch eh. Baka madagdagan yung merch eh. Alo, Shola. Kayo nang bahala sa ating game number one. Take it away. Ay, naku, napakainit ng ating bakbakan dito. Unang series ngayong araw, day yes. one ng The International 10. And bakbakan ka agad ng T1 and IG, mga sir. No? Never pa silang nagharap. Ayan, kahit na puro Chinese team din ang kinakalaban dito ng T1, gusto ko din sabihin na kaya etong dalawang to is yung IG is top 5 sa ating DPC points, while yung T1 naman is top 6. Top so, merong 1,100 points. Pero yung breakdown ng IG kasi, nanalo sila sa DPC Season 1, 1 Singapore Major, plus pang fourth place sila sa DPC Season 2 ng China. While T1 naman is... Sa DPC Season 1 naman ng PGL is pang third place sila. So meron silang 200 points doon. While sa DPC Season 2 naman, pang first place sila. So kaya sila nagkaroon ng 500 points. At yung last nila na major is yung anime maganda major. Maganda yun eh. No? Oh, nag... 400 points. Oh, kaya naman papasok sila din sa TI. Pero ito na nga, no? Both teams, hindi nila nakalaban doon sa mga majors na yon, yung isa't isa, no? Mm. Dahil nga first major, laglag kagad yung T1, wildcard pa lang. Wala si Kuko nun, alam nyo naman. And then, second major naman, ang nalaglag naman kagad sa wildcard, yung IG. Oo. So, talaga namang wala. Hindi sila nakaharap nito buong taon. Pero ito na, pakilala muna natin. For the side of IG, the Chinese team, JT. Yung gagamit dito na ng offlane Tidehunter, Flyfly, on more playing Kaka sa kanyang Lion, Imo, on Lina, and Oli sa kanyang Elder Titan. Sa side naman ng T1 dito, Night Stalker ni Kuku, Dragonite Car, Clockwork ni Whitemon, IO Sever at Gyrocopter ni 23 Savage. Pansin natin na napaka-basic lang din ng lineup dito ng T1, pero mukhang magkakaroon na yata tayo ng first blood. Oo, and ito nga ng kakabakbakan, and tignan natin, naispatan dito, Oli Delegado, mga sir, Whitemon. Mukhang makakuha ng first blood itong T1. And napakaaga nito. Umpisa pa lang, suntukan na. Parang yes. Boxing ah. Uh-huh. And ito na nga ang ating first blood. Brought to you by PhoenixBet.com. Promo code natin, Lupon WXC. Kung may mga katanungan kayo dyan about bettings, PM lang kayo sa Kuya Nick page. And ayun na nga, nakakuha ng T1 ng ating first blood. Napakainit na bakbakan kaagad dito. Ayun na nga din. And dito naman sa mid lane, ayun ang classic na tinatapat talaga dito ni Carl Salina, yung DK. Kasi kahit na mag-roam dito itong si Lina, pwede siyang mag-stay lane and pwede niya agad lang na i-pressure yung tower dun. So mas maaga siya din agad na makakapag-snowball. Oo, pero ito ginawa nilang 4 na IO. So, hindi pang karaniwan to kasi kadalasan nakikita natin IO plus Gyro, di ba? Yung magkasama dito. Pero I think Whitemon, hindi ko rin siya nakikitang nag-IO masyado. So, more on si Sephir. Yes. Pero pwede rin kasi nilang gawin. Talagang ipunta nila sana sa may bottom lane itong Clockwork and then itap lane nila yung IO para makasama ng Gyro. Pero hindi eh. Sabi nila, priority natin dito si Kuku. Mukhang bibigyan nila ng magandang early itong Balanar and kaya rin namang i-zone out ng Clockwork yung dalawang heroes doon sa may top lane, Tidehunter, pati itong Lion. Speaking of Clockwork, yung Clockwork ngayon is na dagdagan siya ng base armor niya. So tingin ko kaya niyang talagang maprotektahan dito itong si Gyrocopter, lalo na Lion, lalo na pag na-out position niya, pag may boots na dito itong si Clockwork, kaya niyang makill, di ba? May potential kill. Yes, may potential kill. Isang homing missile lang, like na ginagawa dito ni 23 Savage, sakpang-sakto. Ito na yung battery assault gagamitin, pero on the middle lane, Carl Sandino, pati itong si Imo, talaga nagtatantsahan lang po sila dyan, no? Siyempre, medyo makakalamang
Itong DK, lalo na level 3 na to, and level 2 na yung kanyang third skill. So kahit pa paanong haras yan, re-regen lang yan. Pero dito may patulog sa may bottom lane, Kuku and Zephyr. Maganda yung connection nila dito. Ang sakit niya na. Yes. Naku po. Saktang-sakto pa yan yung overcharge dito para kay Io dahil puro spell damage dito itong IG eh. And tingnan natin sa mid lane dito, Carl. Ayan, sakto kasi meron na rin siyang bracer. Mukhang dalawang bracer yata yung gugustuhin ni Carl dito, no? And hindi siya talaga mayayari dito. Pero parang medyo malamig ang start dito ng T1, no? Kita natin yung lasitan ng mga cores dito, lalo na si 23 Sabog, nakukontest talaga yung farm. Yes. Or yung last hit, at least itong si Gyrocopter dun sa may top lane. And Carl Santino, kailangan niya mag-ingat na posisyon din sa may gitna. Imo, alam naman natin yan, mahilig din sa mga solo kill. Yes. Itong si Imo, and napilitan niya rin mag ring of protection, added armor on this Dragonite. Itong si Carl Santino. Yes, and 23 Savage naman dito, hindi din masyado maganda pa yung last hit niya kasi talagang maharas siya dito ng Tidehunter dahil ang hirap pigilan, Anchor Smash, minus armor ka rin agad, and may Lion pa dito na sobrang baba ng cooldown ng kanyang mga skills. Yan. So medyo chill lang yung laro natin, and hello nga pala sa lahat ng nanonood dyan from Facebook, Twitch, YouTube, tatlo pong platform yung ating pinaglaiban dyan para talaga kahit sino, kahit saan nyo gusto manood, pwede. Pero sana supportahan nyo kami buong duration nitong T. Ay, napakadami pa natin bakbakan, guys. Talagang umpisa pa lang to ng araw, na delay man ng bahagya, worth to wait naman to. Alam nyo naman pag TI talaga namang may mga moments na tayong inaabangan dito, yung mga players na magsashine, may mga tatalong ba or hindi, aabangan natin lahat yan. Pero dito sa may bottom lane, Zephyr and Kuku. Kontas muna ng mga runes dito, kailangan na yan. And nakikita ko dito kay JT, meron na siyang ring of protection. So okay na siya maiwanan ni Lion. So lalo na malapit na mag level 6 dito itong si Imo, yung kill Aring potential nila. Sobrang lakas. Pero ito, tingnan natin. Grabe si JT rito. Gumigit na lang sa Chris para hindi talaga siya tamaan ng battery result. Nandito na rin si Kaka. Toy, bottom lane. Mukhang fly. Hindi. Nako. Meron na rin yung lifesteal dito. So medyo pre-lane din yata ito for Morphling. Yes. Wala kasing kill potential talaga. Yes. Ang hirap, guys. Farm lang muna talaga yung mga both teams natin dito. Ang nakikita ko sa T1 dito, kailangan mag-shine agad ni Kuku kasi wala silang pang burst para sa Morphling mamaya. Mm-hmm. Diba? So mga vessel, no? Kailangan niya ito, vessel. Early vessel talaga para dito kay Night Stalker. Si Carl, kailangan niya na magpadala ng consumable kasi magle-level 6 na dito itong si Lina. So isang burst lang niya, Laguna, Dragon Slave, patay na rin siya Go T1 daw. Yan, marami talaga sumusuporta ngayon sa T1, guys. And sa stream A natin, more on T1 Fnatic EG. Yan yung ating mga ipa-priority ditong ipakita. And then meron din tayo nagaganap ngayon, EG naman versus Aster. Yes. Doon sa kabilang stream, kasama yun si Aki and itong si Jay. Pero dito sa may bottom lane, suntukan na kagad Oli. And gabi na kasi Ito na yung kalakasan ni Kuku. Delikado na talaga yan. Alam mo naman si Kuku, pag gabi na, talaga namang yari ka. Nangihigo ba ng lakas si Kuku sa gabi? Shoutout kay Windilin. Pero, tingnan natin dito. Pero meron daw tayo ditong trivia. Ano kaya yung trivia natin dyan na ilalabas? Oy! Trivia for today daw. Ito, si Carl, si 23 Sabog, Whitemon, and Zephyr. First time nila. First time nila magkukumpit. Oo nga And yun yung challenge for T1. Yes, also, yung pressure. Challenge kay Kuku. Kasi, syempre, ikaw yung pinaka-veterano dito. Ikaw yung pinaka-matanda. Ikaw yung pinaka-maraming experience sa TI. kailangan mong beses na ni Kuku. Kailangan mong i-motivate yung mga kasama mo rito na okay lang yan kung ano yung kinagawa natin sa practice. Yun lang din yung gagawin natin ngayon. Sample na lang sinasabi ni Kuku dapat na pang-motivate. Mahirap. English yan English. Iyaan mo na. Okay, ha? Wipe mo na. Yung ignition, ha? Yun. Mga ganun-ganun lang mga babanatan niya ni Kuku dyan. Okay. Pero 6 minutes ng laro natin. 1-0 pa rin po. Naku po! Wala, sobrang farman lang. Mukhang talo tayo sa 2 minutes first blood? Nakuha ka lang kanina yung 2 minutes first blood. Isang mabilisan lang. Pero problema natin dito. Gagank na. Yung gantong punto ng laro, gusto ng Morphling kasi ito, yung farman lang Yes. Diba?
Ayun na nga din. And tingnan natin dahil nandito na si Lion sa may mid lane. Level 6 na rin dito. Itong si Imo. Carl Santino, Delegado rito yung stun. Tatama. And the follow-up stun by Imo. Eh, yun na rin yung Laguna Blade. And mukhang patay yata din si Carl Santino. Pero hindi. Makunat masyado. Kaso, na-delay yung TP rito nito si Whitemon. May na-cancel kasi na isa no? Yes. Kaya naman ang tagal ng TP rito ni Whitemon. Eh, namatay nga si Carl Santino with the rotation. Ito si Kaka. Ayun, sakto-sakto yung timing din ni Kaka dito. Kasi pagka level 6 din ni Imo, hindi alam dito ng ni Carl Santino na wala na rin dito siyang vision eh. Di, meron siyang vision naman. Yung dito, kita naman niya. Kita naman niya. Umikot si Lion simula sa may, dito siya eh, sa may jungle dito, sa may taas eh. Oo, pero kita naman niya sana yon, yun nga lang talaga eh, hindi na siya makakapag-back. Diba? HS. Nadali siya eh. Headset. Headset. Ayun. Kala ko kung ano high school. HS. Oo. Delikado sa yung mga high school, oh, ah. Pero headset. Ay, daw, headset. Kinihir na ni Coco. Hindi niya alam, hindi, baka hindi alam daw yung HS eh. Headset, headset, guys. Inaayos lang po, no? Ganyan talaga sa day one, guys, ng TI. Oh. Marami pa tayong kailangan ayusin and, Game na daw. Ito na, di na agad, oh. Isang mabilisan lang dito, guys, no? Yes. Medyo masakit nakikita ko yung IG, yung lalo na pag nakuha na nila yung mga ultimate nila. Finger plus Laguna. Ay, parang sarap kailangan na. Uy, combo yun, combo yun. Harang mahirap mabuhay doon sa combo na yun. Ah. Hindi ka talaga mabubuhay. So, ay, tingin ko kailangan dito ng Gyrocopter na magkaroon din siya ng BKB. Ay, oo naman. Kailangan naman talaga yan. Pero ito, grabe naman pambuboset dito kay 23 Sabog. Pinortify pa yung creeps talaga. Uh-oh. Oh my God. And JT, lakas mag-lane nito, no? Sobra. JT and Kaka, parang hindi natatalo sa lane, mga sir. Eh, sabi nga ni Ice, JT nga daw. Talaga. Ay, oh, JT is the shit nga pala talaga. Napakalupit naman talaga na player niyan. Pero yun nga, no? Kuku and Kaka rin daw ang magkalaban dito. Kuku plus Kaka? Eh, abangan nyo yung double K connection. Ay. Kuku and Carl. Ayun na Kaku. Nga, Kaku ka. Yan, Kaku ka. Pero tinan si natin na dahil pwede nang maiwan dito itong si Tide Hunter sa may top lane, ultimate up na rin siya. So yung Lion naman na yung magpapa-level sa gitna. Ang ganda ng transition nila, nakita natin, no? Yung Lina, dahil may stocks dito itong si Lion, so pwede niya nang kuha plus nabigyan niya pa ng levels dito itong si Lion sa mid. Oo, and ito, Morphling with usong-uso ngayon na item, Falcon Blade. Yes. Yan, eh, grabe kasi yung stats na binibigay niyan. Sobrang mura lang, guys. And yung mana regeneration, yes, damage, and also yung health, talagang sulit na sulit for the early game ng plus mga 200 cores. 200 health, pwedeng-pwede na para true, hindi din agad na mapatay dito. Lalo na wala pang pang-burst lang dito para kay ano eh, kay Flyfly eh. And pwede siya agad na mag-neutral sa. So yun naman, kasi malakas na yung kill potential dito ni Kuko sa may bottom lane. And pwede na ring mag-rotate etong si Clockwork. Oo. So, ito guys, makikita natin dito yung network. Nangunguna yung Lina, mga sir, and JT. Da, parang ito yung consistency, eh, no? JT, eh. Oo, maganda. Consistent talaga itong mag off lane. Yes, tsaka ang ano naman dito kay JT, kita mo meron pa siyang soul ring and kita mo yung bubuin niya agad. Oh, magaano ka agad siya rin, Heaven Salvert. Agad dito. Pero 23 Sabog with a TP dito sa may top lane. Panghirap na siya patayin dito, itong si Tide Hunter. Pwede gawin dito ng IG. Ngayon nakita nila kakatipi lang ni 23 Sabog dito. Pwede mag-rotate yung Lina. Yes. Meron silang Ravage. And I think magre-regen lang yung Lina. Pwedeng mag-TP sa may top lane yan. So kailangan mag-ingat dito ni 23 Sabog. Yes. Pero kita mo, ang ganda natin, hindi sila nauubusan ng hero sa lane, di ba? Lahat, pag nawala yung Lina, papalit sa Oli. Pag nawala yung Elder Titan, Lion naman, pero Lion dito. Okay, ito, speaking of Lion, ito yung stun. Tatama na naman yung Laguna Blade. Gagamit ko yung Whiteman, pero may sustain. Yes. Coming from Zephyr, napatulog din si Carl Santino. So, nagamit doon yung Laguna Blade. Pero top lane walang naman. Namatay, pero pwede siyang mapatay. 23 Sabog. Minamama dito na ito si JT. Pwede siyang i-ravage niya po rito. Pero mapunta na yung Clockwork. Ayan na yung hookshot. Tatama rito. Masyado kami makulit. Masyado kami maingay. And patay yata rito si JT. Yes. Napasobra na siya ron. And ang pinakamaganda ron, na-commit yung Ravage. Oo, tsaka hindi pa agad na matutulak dito ng IG yung top lane. Sakto din kasi yung catapult timing, kaya nag-dive din dito itong si Tide Hunter. Pero plus 1 siguro, and ang ganda rin ng backup dito ni Whitemon. Sakto yung level 6 niya doon. Hindi, medyo ano rin kasi eh, di ba? Parang nakita kasi nila sa may gitna. Hindi naman niya ini-expect siguro na baka mag-rotate baka agad sa may top lane or baka mag-stay pa sa may gitna. And wala rin kasi sila talagang vision doon. Yes. So, sayang eh. Kaya mong patayin eh, di ba? Pero, and Imo. Ay, naku. Ito naman yung maganda. Oh, grabe naman yun.
mga neutral item natin dyan, nakikita natin. Okay. Eh, ito rin yung isang kaibahan pa doon sa last DI natin, yung mga neutral items na yan, di ba? Mm. Wala naman din kasi, pero yung pag-rotate dito ni Big White Moon, ang ganda. Kasi sakto din, pag nilalakaran niya yung neutrals dito, ini-stockan niya na rin. Speaking of stock, ito na, kukunin na yata ni 23 Savage. Mm-hmm. Kukunin na nga yan, and ito, kuko sa may bottom lane. Oh, free farm siya. Wala, umaga eh, so kailangan niya kumisi, hindi ko naririnig. And Broom Handle, meron dito. Pero guys, nga pala, marami rin itong bakbakan niya. Ito yung mga schedule dito sa ating stream A. Ayan. Makikita nyo, ongoing dito ngayon, itong T1 and IG. Mamaya, second series naman natin, Fnatic and Vichy Gaming. So, another C team versus Chinese team na naman. And then, third series natin, itong inaabangan ng lahat, T1 and EG. Pero delikado yata si Kuko dito, mapipinger. Yes. Baka sir, ultimate kanyang i-commit. At least, mabubuhay siya doon. At yes, binuhay siya ng raindrops. Ayun na nga. Then, grabe. Yun na nga. Sakto-sakto. Meron na rin siyang axe dito na talagang pampakunat din para sa kanya. Pero yung ano ah, yung gyrocopter, meron na rin siyang falcon blade. Mm-hmm. Ay, falcon hindi blade. Ko sure kung bakit tinetake ng T1 yung gantong pace ng laro. No? Kasi I think, hindi, siguro mga pagka-dagger nitong si Carl Santino, pati si Kuko siguro, or Vessel, pero yun yung talagang inaantay nila. Yes, pero kasi ang hirap eh, nabibigyan ng space dito etong si Morphling na makapag-farm. Yun nga, hindi, and yung top lane dito mukhang mababasag kasi nakita sila na sa bottom lane na nagpa-farm dito, ito si 23 Savage, hindi nila makokontest. Oo, and also parang ang hirap bigyan yung Morphling nang bubulagain mo kung hindi nakablink dagger yung DK, no? Oo. Siguro ano pag na-hook shot, ganyan, alam mo naman, mabubuhay pa rin yun sa kahit ma-hook shot mo. Yes. Parang may ilang segundo pa na pwede siyang mag-convert. Ang ano pa dito, strike, hindi makapag-push pa yung Dragon Knight, di ba? Kasi lagi may depensa, na, no? Yung depensa dito ng Elder Titan, hindi siya nawawala sa lane and hindi ka agad makakapag-push. Kita mo yung galaw ni Imo simula top lane, nagbasag active sila sa top and mid lane na agad dire-direcho. Parang naka-enerbon yata rito ito si Imong Mama kasi grabe yung pagiging active niya rito sa mapa, no? From the top lane to mid lane with the boots of travel, talagang kaya mong gawin yan. Wait, dito sa Maylina, ayun na yung maganda kay Imo. Kasi may iba't iba tayong mga klase ng mid laner. Ito si Imo, parang siya yung nag-enable doon sa kanilang mga kakampi na mag-online. Katulad nito, si Flyfly, parang ginagawa niya lang dito. Mag-hit ng creeps, di ba? Si Imo na yung bahalang gumalaw-galaw, mag-pressure. Kung sobrang lakas na ni JT, samahan niya, mag-push. And ito, mukhang pareha sila ng gustong gawin dito, magsusod. Itong IG and White Moon, nadampot niya yung invisibility, buti na lang. Oo, parang napigilan dito ni White Moon yung Sakuna. Pero mukhang magro-rotate na rin dito itong IG. Mukhang mag-drop sila ng vision. Ay hindi, walang vision dito itong si Lion. Kuko, sobrang safe nung kanyang pwesto dito. Wag lang siyang kita. Makikita. So nakita rito na tumama. O dulong-dulo. Oo. Yung sod, nawala. Although mayaman din naman dito itong si Gyrocopter. Pero kasi may pangpatay kasi sa kanya agad and lakas ng teamfight dito ng IG di ba? Wala silang pangtapat sa Morphling pagdating ng late game, tingin ko. Yun nga, kailangan nilang mapatay at least itong Morphling before ma-hit man lang ng Morphling yung kanyang BKB. Yes. Kasi, Matic, kailangan pa rin ng Morphling dito ng BKB once naman na matalunan siya rito ni Kuko with the silence. Napakahirap, di ba? Yung mga four stop, kailangan yan ng IG. Pero ito na, kasi meron ng Blink Dagger dito itong si Carl. Mukhang time na rin nila para night time. Pwedeng mag-sod na dito itong T1. Pwede. 15 minutes. Ito na nga. Guys, tingnan natin. Kuko with Eco Saber. Eco Saber and then BKB pa lang i-item dito ni Kuko. So, medyo mahihirapan sila dito na mag-jumpin. And kita mo kung gaano ka-priority ng IG na magkaroon sila dito ng mga BKB. Yes. Lina, going for second item BKB na BKB. Agad. Wala sila nakakuha dito kasi hindi rin sila makakapagpunta dito sa may bottom lane or hanapin itong si Morphling dahil wala silang vision available sa may jungle. Mm-hmm. Pero it's time. Mukhang gagalaw na dito yung T1. Sabi na, kanila pa tayo nagka-farm. It's time to go in. Pero kung alangan ang nasa pa harapan yung Tide Hunter, ayaw mo maging target yan. Sobrang kunat. Meron pang Hood of Defiance. Truly. And also, yung kanyang Kraken Shell Blink dito, max level na rin.
yaman din. Oh, and sabi naman ng IG rito, kung ayaw niyong mauna, kami na ang mauuna. With the blink dagger nitong si JT, may surprise factor sila rito. Pwede pero, talaga nilang talunan kaagad, no, sa harapan. Mukhang, yung gyrocopter mukhang isang Ravage lang to, ah. Oo, ang lambot pa rin yan. And Ravage Laguna yata, kaya sila patayin. Pero kung magsusod dito itong IG, may vision na malalim itong T1. So, kitang-kita sila dyan, ah. Oh, and ito, tinan natin, guys. Meron din sila dito sa may top lane. So, ready pa rin naman dito itong T1 kung sakaling mag-sod itong IG. Pero bottom lane po, hindi pa, wala pang, ano, no, pressure na nabibigay yung T1 sa mga tower. And, hindi nila malapitan. At least nakadrop sila doon ng deep ward. Oy, kuku. Pero ito, mukhang kuku. May ispatan dito, tingnan natin. Hookshot! Sila na yung nauna, white mo, delikado ngayon dito si Kaka. Kaka will fall nga ba? Pero Laguna Blink ginamit na kay Whitemon and mamamatay ito si Kaka. Ang bilis nga lang ng movement speed ito si Imo. Mm-hmm. And makakataka siya doon. Pero kitang-kita yung mga nag-TP rito sa may top lane. So handa dapat dito yung T1. Oops. And makakapag-relocate chill out nga muna sila ron. Maganda naman dito. Disengage kasi, lang. Yes. Oo, ang ganda ng world sila dyan. Oh. Kitang-kita nila eh. Lahat ng ano nila, no, top, mapatop, halos lahat ng madadaanan. And yung pressure dito ni Carl, ito na sa may bottom lane. Kasi alam nila na nag-TP sa top eh. So walang makakadepensa dito and sulit na sulit yung dragon form niya. And nakapag-out naman doon sa relocate etong si IO. Mm-hmm. Hindi nila kailangan labanan. Good job doon sa dalawang support dito ng T1. Talagang yung vision gaming, guys. And nakakalamang etong T1. Disaster yun, guys, kung hinabol nila si Imo doon, di ba? With the blink and Ravage. Itong si JT, pwedeng mangyari yon. Pero going for BKB nga itong Dragon Knight. Yung Lina. And BKB Lina, BKB naman. Ang yaman din naman, ha? Ay! More si Fly mag-iibi? After Ethereal na kanyang Yasha? Ayun na okay man din yan, ha? Pero Whitemon, okay. Ikukulong ang kanyang sarili dito. Nakupo. Age match, patay itong si Whitemon. Walang neutral creeps, guys. Uh-oh. Hindi siya nakapag- ultimate out doon. Yes, pero tingin ko naspatan dito ng IG na magda-drop siya ng vision kasi wala ditong ano eh, wala siyang plus 1 dito eh, no, na hindi rin naman siya na-pop ng sword. So drop ng vision, kailangan ma-deward dito ng IG, pero sama-sama technique lang yung ginagawa ng IG. Hindi, diba? Kalakasan nila ngayon to eh, with the blink Ravage. Talaga nakakatakot na lumaban, pero gyrocopter on TI, automatic defusal blade. Yes, ayan. Kasi alam nila na wala silang pampatay sa morphing eh. Malatopsong pala ito eh. Kung hindi natin ma-burst, ubusan lang natin ang mana yan. Yun naman ang maganda talaga naman. Ang pangontra din, against dito sa may Tidehunter, paano ba siya makaka-ravage kung wala naman siyang mana? Ayun diba? Na nga din. Mukhang mahuhuli yata si Kuku. Ay, nako, nahuli nga dito si Kuku. And Kuku pinutulan ng pakpak dito sa may bottom lane. The rotation coming from IGN. Carl Santino, kailangan niya na mag-TP out dito. Pressure yung ibang side ng mapa. Yan ang kailangan nilang gawin. Oh, Globo para dito kay 23 Sabog. Saktong-sakto yan. Dito sa may gyrocopter. And again, shoutout po sa mga tropa nating nanonood. Facebook, YouTube, and ang pagbabalik natin sa Twitch, guys. Oy. Yan. Ayan na, sa inyo speaking dyan of Facebook, meron tayong 7.6 viewers. Ay, napakadami. Napakadami naman eh. Pero yung iba, sana ay makita rin natin. No? Pero yan, shoutout po sa inyo mga sir. 3-3 score natin. Sobrang baba ng ating patayan dito. Both teams, ganito yata talaga farming pag TI. Farming game lang muna. Pag TI kasi sobrang guys, ingat. Ayaw mo talaga magkamali. And eh, dahil sa ayaw mo magkamali, play safe na play safe ka. Ayun pa-farm lang ka lang, di ba? Yes. Pag may namatay na isa, back na muna. Okay, wag muna tayo lumaba. Pero ito na. Sabi, na. Mainit ka kaibigan, sabi ni Kuku rito. At BKB, napakainit naman ang kamay mo. Sobrang aga mo lang pinindot dyan. And si Oli naman dito, tinamin naman ng rocket. Bakit? Kasi Rocket. Bang! Patay itong si Oli. So, again, yun na naman. Isa lang yung napatay. Yes. And disengage na for IG. Ang advantage nila dito dahil yung vision nila dito and na-pop nila, na-force nila na ma-pop dito yung BKB ng Lina. Bagong-bago yun and makukuha nila yung mid lane tower. So, okay na yun para sa T1, ha? Yung pressure nila dito kahit na hindi nila napapatay si Morphling. Pero I think dahil sa itemization dito ni 23 Savage, may pangpatay na sila. May lalaban. Blink dagger lang, kulang kay Kuku. Kaya nila lapitan dito itong si Morphling. Feeling ko BKB talaga. Mukhang mag-BKB mo na si Kuku kasi once naman nag-go in siya, kung ma-ravage din siya, automatic din, patay, you know? Di ba? Matik yan. Pero ito, gyrocopter with a BKB and going for Aghanim Scepter on this gyrocopter. Ang paborito nating lalaban, ha? Paborito nating hero, pero
sabi ng IG, kami naman ang mag-iinit ngayon. Oh, pero nakapag-tether out ito si Zephyr, saktong-sakto lang. Isang sa pag-break niya ng smoke dito kay Kaka, and makakaalis na naman po. Naska. T1, pero automatic yan. Pasok agad sa Meroshan. Naispatan nila. Oo. Binigyan ng racket agad dito ni Whitemoon. Alam nila kung paano magre-react. Pwede sila agad na magsama-sama technique. Dahil nandito na rin itong si Clockwork. And available ba yung ultimate ni Kuko dito? And let's see. Ito na. Magko-contest ba sila? Sabi naman nila, iis lang yan. Okay, hindi ba naman yan yung time para mag-high ground? Aerial Blade na si Flyfly, ha? Baka makapag-secure si Flyfly ng another item for this Aegis of the Immortal. And napapataas na yung kamay rito ni Kuya Nick. Kasi magkakontra kami. Oh, ano ba ang sa prediction mo? Saan ka ba tumaya? Ako kasi, game 1, T1. Sa game 1, IG. Oh. Ay, ewan ko ah. Malaki-laki yata ang naitaya. Ewan ko lang. Mukhang malaki-laki kasi alam nyo naman ngayon. Yung mga panahon na naman na ganito, ayaw mo na manood lang. Gusto mo may taya. Dahil huli rito si 23 Sabok. Ito na yung Hex. Bigger. Kinamit na lahat. Hindi na iligtas si Zephyr yun. Naku po, dalawa yung mamamatay side ng T1. What a rotation coming from IG. Ang ganda rin ang shot nila doon. And sakong-sako rin kasi talaga dito yung pamburst nila. Hindi na agad nakapag-tether out, di ba? Or na-relocate out niya dito itong si 23 Savage. And makakakuha ng second tower. Oo. And may Ravage pa. Isipin mo nga, hindi nagamit yung Ravage doon. Automatic Dagger Hex. Sabay stun lang. Patay. Yun lang ang kinailangan para patayin itong 23 Sabog. Oo. And ako. Sabog-sabog na yata sila dito. Mukhang mag-high grounds pa ba? My God. 22 minutes ng laro natin. Ito na yung masasabi kong unang kalamangan ng IG rito. Sino na yung nakalamang dito sa game natin? Outpost na, secure na. And yung jungle dito ni Gyrocopter. Sobrang aga niya. Mahihirapan. 22 minutes. Imaginin mo, mukhang makukuha pa nila dito yung top lane tower. And Imo, meron na siyang Shadow Blade na pwede niyang ma-burst dun sa may backline dito. Itong si Io. Pero ito talaga yung playstyle ng T1 eh. Diba? Yung tipong sobrang bagal nila mag-start. Yes. Pero pagdating naman ng mga late game decision making, yes, dyan naman sila talaga. So abangan lang natin kung kailan tatalong itong IG or kailan mag-iinit itong T1. Dasal-dasal para sa Dasal-dasal lang. Kaya na nga. May tinalunan na nga po kagad dito. And delikado yung Flyfly pero nakapag-ship pa siya into strength. And mayroon pa siyang Aegis of the Immortal. Oh, the hook shot. Coming from Whitebone. Pero ma-reverse yata ito si Kuko. Kuko is down. Pero si Kaka'y may kapritol. And Flyfly still alive. Buhay pa rin yung Borbling. Grabe naman yung magiging damage siya rito. And yung Aegis of the Immortal hindi pa rin makukuha. Ayun, two heroes down the side ng T1. Yes. And patuloy lang yung pagdepensa rito. Tier 2 tower. Matidepensa naman ng T1 and makapaback itong Morphling. Yes, at hindi pa nga napap dito. And kita mo yun, wala silang pang-burst. Wala silang pang-ubos dito ng hindi enough yung ano eh, yung defusal blade ni Gyrocopter para hindi makapag-survive dito itong si Morphling. Ang dami nilang disabled. Saka na-late yata yung pagka-dagger stun. Ito, makikita natin sa ating instant replay na buhay. Oo. Nakalakad si Flyfly. Ang ganda pa na pasok ni Kaka. Oh. Ang ganda na nga sana nung hookshot dito nitong si Whitemoon. Pero tulog lahat with the Ravix itong si JT. Grabe yung pasok dito nitong Tide Hunter. And that instant replay, syempre brought to you by Predator. Pero may bakbakan muna rito. Imo, mauhuli nga. Hookshot gagamitin. Oh my God, patay rito si Imo. Yan sinasabi ko sa iyo. Yan yung inihintay ko. Pag tumalong na yung IG. Ayan, hintay mo lang, may sumasayaw-sayaw na dito sa tabi natin eh. Eh, hindi pa naman tapos yung laban. Eh, yun na nga eh. Oo. Pero eto naman, may pressure na binibigay dito itong si Karl sa bottom lane. Hindi naman siya basta-basta mapapatay dahil meron siyang BKB. And tingnan natin, yung top lane talaga, yung punterya dito ng IG. Gusto na nila na maubos dito yung duration ng Aegis and matake agad yung second tower. While 23 Savage, agad yung scepter na. Oo, parang nali. Sobrang tagal nung ganung scepter niya rito. Pero kasi talagang iba yung priority niya rito. Defusal and BKB. Yun yung kanyang priority rito. Pero with this ganung scepter guys, MS Alagwa yung kanyang farm. Plus, syempre kung kahit naka-disable ka dyan, may side gunner na numonormal. Kahit nga tumatakbo ka lang, may side gunner na titira sa'yo. Mm-hmm. Pero Morphling, BKB na, malapit na. Pagka BKB nito, hindi ko sure kung sino na yung magkocontrol sa kanya. With a hookshot na lang yata. Yun na nga ito ang kocontrol dito kay Flyfly. Ulang sila ng pang-disable. Plus JT dito, meron na siyang pang-micro. Lalo na pag
natapos na yung BKB dito ni ano ah ni 23 Savage yung kanyang halberd. Ang kunat din kasi ng Tide Hunter dito, parang ang hirap makapatay para sa T1, no? Yung si JT dito, anong magpa-fight pa ba siya or classic hood lang ang gagawin niya dito tapos recta refresher. Night Stalker, it's time. BKB na rin dito itong si Kuko. Okay, yan ito na nga, guys. Magpapabait yata si Kuko dito sa gitna. 10 seconds. Mawawala na yung Age of the Immortal. Wala na magiging advantage itong IG. Mabibigla dito sa yata, next clash natin. And alam yan ang T1. Ayan na, nice patalila dito. Ito si JT pero ayaw nilang talunin, guys. Eh, alam nila kasi may Ravage dito. Pwede sila maunahan. And yung nakakapagpabosit sa kanila, yung Elder Titan. Oh. Laging nahuhuli yung IO pero Kuko tumalon. Okay, and tingnan natin. Ito na kalubilipad na si Kuko dito. Si Kaka, kanya ang babanatan. Alam nila, ito yung main disabler ng IGN. Makukuha nila yan. Pero kailangan pa nila na mas marami dahil nakumita nga yung BKB rito ni Kuko. Naku, sinagal po siya rito. Kalahati ang buhay ng Night Stalker. Tinaba si 23 Sabok pero BKB. Sige, normal lang. Grabe na po si 23 Sabok dito pero kulang yung sustain. Nasaan na si Seven? Ayun na. Oh, sorry, I'm late. Sabi niya rin na pa si R. Si Kuya mo, Sepir. And three rows down sa side ng T1. Parang kulang ng overcharge yung gyrocopter dun. Kaya... hindi makapag-damage yung malakas. Yung Lina, konti na lang yung buhay. Ay! Nakasurvive pa. Sayang. Sorry, I'm late. Nakalimutan niya. Online classes na lang ngayon. I go out. Eh, pumunta rin sa may paaralan. CR muna. Oh my God. Nahuli ng dating. Imagine mo yun. Konti lang naman yung delay ni Shepard. Doon. Pero kasi kung nandun siya on the first place, ang ganda nung damage si Gyrocopter. Dalawa kasi yan eh. Dalawa kasi yung pwede nilang i-play doon. Yes. Pwedeng save lang talaga yung call. Huwag ka munang papasok. Sisave mo na lang ako pag ito siya oh. Ano na, delikado na. Pero kita natin oh, yung start dito nung bakbakan guys, wala ka talaga ito si Shepard. Ang layo. Okay. Ang tagal. Ayun, ang tagal. O yun, ngayon pa lang. Kinulang na. Na-finger na kung lahat. Mga tatlong segundong na advance, mamamatay si Imo. 87 HP lang yun. Oo, pero sayang, ating sayang. Instant replay brought to you by Predator. Oo. So, wala tayong mamimiss dyan na mga magagandang highlights ng game. Maraming salamat sa Predator. At tingnan natin, nagtutuloy-tuloy na etong IG. Tingin ko, kaya naman nila sa teamfight eh. Kasi nakakasabay dito, ito si 23 Savage, yan ang yaman ni 23 Savage siya. Diba? Kahit na ilang towers na yung na-take sa kanila ng IG, still. And tingnan natin, dahil maganda naman sa T1, kaya nila i-close yung game kahit nahihirapan sila dito sa mid lane. May pang high ground sila eh. Kaya nila yan. With this Lina and Mordling. Pero Carl Santino, pinap na yung kanyang ultimate dito. BKB kagad. Oh my God. Oh, pasan ka ba? We are electric by Carl Santino. Tinuto kagad yung stun. Tukay kaka, pero takbo. Naku, delikado dito. Yun lang, hindi nakapag-BKB. Ito si Kuko, takbuhan na. Bawal tayong lumaban. Without Kuko, mahirap yan. Yes. Pero nalaba tayo sa vision natin. Oo, nag-ano na rin kasi dito eh. Nag-expire na rin yung BKB niya. And maganda naman yung gustong gawin ni Kuko eh. Sinasilence si JT para makapag-pre-hit dito sa may backline itong T1. Pero mukhang delikado dahil meron pa rin Ravage available dito itong IG. Pwede pa rin sila lumaban agad-agad. And Morphling, meron siyang sanggen niya siya. Okay guys, 11 na yung score natin. Naku, yung mga tumaya ng 15 kills. Naku! Mapapapalakpak ka na lang ko na talaga. Lang. Napakahirap. Pero guys, nga pala, kung gusto nyong miscore ng aming mga kasuotan ngayon, no? Yes. Uy, grabe naman ang bagong labas ng The Armory, ang Takip Silim. Moon Soon Collection 2021. Ayan. Available alam nyo na, ha? Saan? Shopee, guys. Ay, Shopee. Oo, okay. Kaya mag-message kayo sa Facebook page ng The Armory. Okay, guys. Ha? Maganda naman. Basta ilo-long sleeve nyo yung orange, saka huwag nyo lalagyan ng letter P sa likod, ha? Baka iba yung maging datingan sa inyo, eh, di ba? Dapat, ganun yata sinuot mo, lo, eh. Sabi nga, eh, may letter P daw ba sa likod yung damit ko? Napakaganda to, pag nakakita nyo talaga. Pero ang pinaka isasuggest ko sa inyong bilhin, ito, jogger pants. Pants, guys, napakalupit. Saktong-sakto yan, malamig. Mm-hmm. Di ba? Pero ito, guys, mainit ito. Nakasot dito itong IG. Papunta sila dito sa may bandang gitna. Uy, nakita nila bumugas si Carl Santino doon, ha? Oo. Pero, alam din naman nakapwesto itong T1. Oo.
And tingin ko iniintay, parang ano eh, Roshan. Sinasakop dito ng IG dito yung high grounds para dito sa Roshan. Kasi pinoprotekta nila yung vision eh. Oo. Isang 1 minute na lang para dito sa Roshan para mag-up. And ang ganda rin ng item dito ni, ano, ni Kaka. Sabi niya, kapag nagbi-blink dagger ako, namamatay ako agad. Oy. Kaya go scepter na lang para hindi ako agad na mararayat. Baka pagka dagger niya siguro. Go scepter, dagger ka agad. Oo. para ano ka agad. Tapos out na agad, no? Para mawala pang micro din yan, pang micro din yan. Without pinapatay na kasi nullifier, di ba? Eh. Without nullifier, eh, kaya niya pang ibitawan yung kung ano man yung skill na meron siya. Yes. 5K. 5K ang kalamangan ng IG, mga sir. Pero ito, mukhang easy na lang muna. Another bakbakan will be on Roshan. Yes. Dahil Age of Immortal plus Shard. Yan ang ating mga aabangan. At tingnan natin dito. Maganda naman yung vision talaga ng ano IG. Meron silang mid lane vision. May dito sa may clip sila na vision. Talagang gusto nilang i-take yung Roshan. Kasi pag nakapagkuha sila ng Roshan dyan, mahirap i-contest dito ng T1 eh. Mm-hmm. Clockwork, meron siyang 4-stop. Yun lang talaga item niya. Oh wala my God. Pa. Save lang muna din. DD, guys. DD. Ito na yon pampanalo. Na. It's time. Ah, 23 sabog. On oy, this double na. Damage with a satanic. Oops. Pero JD, unang humarap dito mga sir. Pwede naman yata yan. Pero naku, the counter initiation coming from Lion Carl Santino. Nice. Mabubura. And why po kailangan niya mag-out. Pero JD with a buyback. Kuku, kahit naka-BKB yung normal attack dito ni Imo. Ang sakit. Kuya yes. Eddie and White Montutumba na rin dito. Tatlo kagad yung patay. Oh my God. 23 sabog will fall. Kuku, lilipad-lipad. Ang hirap eh. Alam mo kung ano naging advantage dito ng IG, yung vision nila. Yun yung nagpanalo ang ganda, ang kita. Nahuli agad nila dito itong si Carl. And hindi pa nakapag-pop ng BKB. Dragon form lang, natunaw na parang bula. And ating instant replay, guys. Oo, ito. Makikita natin dito eh. Both itong si Carl, nawala. Pati si JT, nabura. Uh-huh. Ang problema lang, may buyback. Itong Tide Hunter, si Carl Santino, wala. And also, syempre, pre-hit. Itong si Imo. Ganda ng position dito ni Imo. Kita mo, hindi rin makalapit basta-basta si Kuku eh. Ang gusto hirap, man ah. Lang mapit ni Kuku dito. Pero si Oli, laging nakadikit lang. Para dito kay Imo eh, no? And that instant replay is brought to you by Predator. Kita-kita nyo naman yung mga tropa natin dyan nanonood ng live ngayon, oh. Oh, kita nyo, oh. May naka-T1 jersey pa, no? Oo, pero eto nga ating fan cam. Malayo ang mararating ay, ng gaming layo talaga. Needs mo. With Globe at home, prepaid Wi-Fi, just load HomeSurf 199 para may 30 gig data valid oy, for 7 days. Grabe syempre, naman yun, no? Shout out to Globe. Nakakabigla, pero maraming salamat. Guys, grabe yung mga reaction nila, no? Baka naman gusto nyo makita doon sa mga fancam natin. Meron tayong Discord link dyan. Yes. Na binigay doon sa pinost natin. Eh, pumasok lang kayo, on nyo lang yung inyong camera at manood. Oh. Yun na yun, guys. Makikita nyo na kagad yung mga reaction nyo dyan mamaya. Ayan. And grabe nga, yung reaction ng mukha nila doon, kita mo ba? sobrang parang na-dispaya sila doon sa team fight na yun. Malungkot. Malungkot. Eh, naka-T1 nga yung isa eh. Oh. Diba? Malungkot. Namatay agad doon si Carl eh. Kaya ganun ang kanila nga, nanlulumo sila guys. Shoutout pala kay Boss Robin Ray. Nakita ko nagchat ngayon dito. Baka Boss Robin Ray yan. Baka Boss Robin Ray yan. Oo. Triple mo. Pero ito na guys, naka-smoke. Ang IG. Meron na rin, And eto na. Ice Caddy. Kailangan nating dumipensa. Eto na yon. Pag natalo pa tayo rito, talo na tayo sa game. Walang buyback. Ay, naku. Kailangan talaga nating dito bumawi. May Aegis. Oo. Ang tanong, paano tayo mauuna? Eh, ang naku. Hirap po. Basag. Ay, alam mo basag. Kung paano ka mauuna? Oh. Kanta mo. Coco Matos. Kaya sambida. Yon ang kanta mo yan. Ano ba yun? Oo. Ano ba yung kanta na yun? Eh, sa ano yun? Squid Game? Ah, yung ano, red lights. Red light. Green light. Ayun ang medyo kamukha mo yung babae doon ng ano, ikaw ng blaster. Ikaw din kamukha mo yung ano doon, yung gahaman na ano, lalaki. Hindi ah, wala malayo ako doon. Ako si ano doon, ako doon yung ikaw yung nanulak sa may glass. Yung nananampal, tapos mabibigay na lang ng pera pag ano. Ay, swerte mo nga doon. Ako yun eh, di ba? Ikaw yung kamukha mo talaga yung babaeng ano, yung kay gangster. Yung yumakap sabay. Ay, bawal spoil guys. Pero, eto na nga guys. Mama, hindi pa nakakapanood yan. Nakakita ko na itong build
ng Tide Hunter na itong si JT. Going for Satanic. Ayun na nga. Para isang anchors mas yata, puno agad buhay. True, ganun nga yan. Tsaka automatic yan, kahit pamalahati buhay niya, pindutin mo ulit Satanic with the anchors flash. Eh, walang pang burst din dito itong T1. Nakakupo. Ang dami nilang sasakit sa ulo dito. And nakita natin, going for Daedalus pa. Itong si Morphling, napakayaman. Teka, gumagawa na lang ng paraan itong T1 para talaga makuha sana nila yung creeps dito sa may gitna. Kakat lang yan. IG, sabi na, tapos na kami sa mga ganyan. Tapos na yung laro namin na ganyan. Ang gagawin namin, ipupush out ko yung top lane. Sabi dito ni Imo, sasabay namin papasok yan. Top lane. Hoy, Kuko. Papin yung kanyang ultimate. Hindi siya makadating. Hoy, ito na ba yun? Hoy, hindi na dodge ha. Hindi na dodge dito yung rocket. Pero ayaw na pasukin pa rin. Pero Carl Santino. Mais patay din si Oli. Oli, kanyang baba na natin. Bigay-bigagan. And ang kadalong ka magkakasilence. Hook shot. Gagamitin. Mapapatay pa rin si Kaka. Pero with the ghost emperor. Four start out. Patay pa si White Moon with the finger. Ito si Kaka. Another stun. Grabe naman yung Lion dito. Yes. Sobrang palos. Uy, the next level play. Saktong-sakto. Relocate out. Pero kaso nag-BKB Nag-BKB. Ayun na nga din. And ang ganda rin ng buyback dito dahil meron silang output. Ay, naku po, bumalik pa doon. Nahuli pa Diyos nga. Po. Ayun lang, dapat grabe. Dapat matrain ni Eric utak ng Genius Hunter kung paano mag-IO. Ito si Sephir. Binalik pa niya sa si... Ha! Oh my God! Pero ito na buyback. Gagamitin dito, JT. Wala na siya masyadong buhay, pero fly with a BKB, double kill, master kill, triple kill, godlike, parang ito kay fly, and GG, itinawag na yung ating score, parang ito rin yung katapusan ng mundo, 12 guys, tapos na nga, 41, and grabe naman yung performance dito ng IG. Napakainit din sa game number 1 natin. Hala, ang hirap din kasi yung timing, nabigyan nila ng farm talaga si ano, si Parman eh, no? Tsaka ano, ang hirap patayin yung Tide Hunter. Wala silang pamburst dito kay Morphling, nakapag-farm. And ang yaman, kita mo yung rotation talaga nung Lina. Oo. Di ba? Wala push-push lang, no? Push-push lang, farm sa neutral, papa-level dito yung mga supports sa gitna. So halos lahat dito matataas yung level. So maaga sila nakapag-snowball. Mm-hmm. And lagi nilang nauunahan. Yun eto nga si Gyrocopter. Ang hirap para sa side ng T1. Pero mas maraming masasabi ang ating panelist dito. At may sumasayaw. May masaya. May masaya. So, Kuya Nick, Dayanara and KJ, take it away. Sinabi ko naman sa inyo, Dayanara, KJ, di ba? IG, Singapore Major for a reason, di ba? Pero, yun nga, tulad ng sinabi ng panel natin, the farm from Lina, and then yung mga crucial na lockdown nung 3-4 ng ano, IG, di ba? Ano masabi sa laro natin, game number 1? Nagkalukutan lang. Nagkalukutan lang. Nagkalukutan lang. Kasi pareho kaming T1 eh. Okay. Tapos bigla yung host pa'y tumalo sa ating dalawa. Napaka walang yan. Pero para sa akin, sobrang ganda rin naman ng ginawa din kasi dito ng IG. Nabanggit nga kanina sa cast na kung ano man yung nangyayari early is heavily favoring yung side ng IG. Which is, the more na idle ka, the more na nakakapag-give space ka dun sa may Morphling. And yun nga yung nangyari. Diba? Hindi gumalaw masyado yung T1. Hindi sila nakapag-create ng pressure once na na-hit na nila yung timing nila, which is most likely the level 6. Wala tayong nakita masyadong ganun for T1. And para sa akin, hindi rin masyado na-maximize ng T1 yung vision advantage na meron sila. Kasi usually, ang vision, every time meron kayong clockwork, isa yun sa mga pinaka-abuse mo eh, diba? With the help of the rocket player, vision all over the map yung meron kayo. Pero dahil nga sobrang naging takot din ng playstyle ng IG, nagpaganda pa yun for the side of IG. Yung tipong tatry gumaw ng T1, wala sila makita. Dahil sama-sama jutsu yung ginagawa dito ng IG. Yun pa yung naging winning condition ng IG. Kundi yung mag-play as parang duwag ka dun sa may game. Focus ka lang heavily dun sa may farm mo. And kumbaga patience lang. Patience lang yung pinaka-pinulop nila dito. Once na-hit ng Lina yung kanyang BKB timing, palag, salag dun sa may game number 1. Yes. And I think ang ganda din kasi ng rotations ni Kaka on this game. Yes. Maaga niya nakuha yung kanyang Blink Dagger, which really helps team IG dito na mag-initiate ng team fight. Mm-hmm. Kahit na sabi natin, di ba, Tide Hunter pang counter lang ng initiation ng T1, yung Tide Hunter doon. So, Kaka dito, with all his rotations, yung mga initiations niya, pick-offs niya, and I think isa sa mga factor kung bakit
hindi masyadong naging maganda yung game dito ng T1 would be Carl on the middle lane. Kasi hindi ito yung Carl na alam natin. Hindi ito yung heroes na parati niyang ginagamit. And hindi siya flashy enough para magbigay ng space. Yes. Kumbaga siya pa yung parang nag-i-split push. And of course, parang trabaho niya din naman yun dahil nga Dragon Knight with a Dragon form, mabilis mag-push. But then again, with that said na nalugi nga si Carl sa middle lane, naging idle yung laban, hindi nila nasulit yung night time ng isang Night Stalker kasi as well as si Kuku, eh nagpa-farm with his Echo Saber. So, parang it gives out time for Fly-Fly na okay, nagpa-farm sila guys, so mag-farm lang din tayo. It's night time, lamang tayo kasi night time, hindi gumagank yung kalaban, edi mag-farm na lang din, di ba? Yes. So, hindi nasulit. So, yun na nga, katulad ng sinabi ng ating mga panelists dito, nung unang mga early game, talagang palagpay, no? Oh. Nakikita natin na, well, given na nag-confirm yung Morphling pa rin, di ba, tsaka yung Gyrocopter, pero nung nagsama-sama na gumalaw ni IG, the 3 and the 4 of IG, Totoo. Making a difference. I think merong isang mali lang ni Lion doon, yung nag-blink in siya into Carl Santilla, tapos auto-BKB yung Dragonite. Yung Dragonite, I mean, yung nakapag-BKB. Pero other than that, eh, tuloy-tuloy naman yung magandang performance. And eto na yung ating highlights of the game, by Globe at Home. And nakita naman natin yan. Yung mga rotation early nung T1. Medyo kumpiyansa pa sila dyan. Pero nung nakakuha na ng item. And nung napitas yung Gyro tsaka yung IO, doon nagsimula yung peligro na nangyari on the side of T1. Yan yun. So simula dyan. Dire-diretso na. Oo. Agari kasi nabutas ng jungle dito ng T1 eh. Tama. Di natin ine-expect yun na 13 minutes into the game, wala na yung first tower nila sa top lane and then sa may mid lane. Na heavily na open up yung kanilang main jungle area which is yung nasa top. And less resources yon for the whole team ng T1. And that highlights of the game is presented by Globe at Home. Malayo ang mararating ng gaming needs mo with Globe at Home prepaid Wi-Fi. Just load HomeSurf 199 para may 30 gig data ka na valid for 7 days. Hashtag malayo ang mararating. Pero other than that, MVP of the game by the Armory is Kaka. Kita mo naman yan. Bakit si Kaka tingin nyo? Para sa akin, yung mga rotations na talaga nag-matter ko yan. Especially nung early game sa may middle lane, nung pinatay nila si Carl. And with that, kapag na-shutdown mo kasi si Carl, automatic wala na masyadong magbibigay ng space for T1 eh. They tried naman na bumawi, pero then again, yung mga teamfights nila yung medyo... Yung playmaker na lockdown nila. Sobrang no? solid ng mga lockdown nito ni Kaka. So aside from that, meron din tayo rito ng moments of the game by Steel Series. Let's see. Kung ano yung moments of the game natin dito. Ah, ito. Yung nasa likod yung Night Stalker. Pero unfortunately, auto-buyback yata dyan yung ano eh, no? Ay, hindi nag-buyback. Ito, di ko sure kung bakit hindi nirelocate ni ano. Ah, cooldown pa ba? Ayan, nag-buyback kayong layo nito ngayon. Ito yung late, point no? na late si Sefer. Ayan, no? Ngayon palang dumating dito. Ito si Sefer. Ay, hindi nag-ravage. Hindi niya na-save. Hindi namatay yung Lina. Hindi rin naman tayo yung Lina. Ka nakakahinayang. So that moments of the game is brought to you, syempre, by Steel Series. So that's game number one ng ating first day of TI10. IG edging out itong ating pambato na T1. Pero yet again, best of two series po ang ating labanan ngayon. And this is only one of the many games that the T1 will be playing para sa ating The International 10. Yes. Derek, meron ba tayong update on other, ano? Lettering update natin for other brackets? Kamusta? Virtus Ooh. Pro 1-0, OG 1-0. Ang mortal na magkalaban. Same region. Early fight. Hello? Alliance OG 1-0, tapos Aster at saka EG. Predict